Hello po, welcome po sa Michelangelo TV at syempre kasama ko po at pinaunlakan po tayong aking long lost dad na isa pong social media influencer, vlogger at masasabi ko pong minahal talaga at patuloy na minamahal ng mga Pilipino ang aking long lost father, Doc Willie Ong. Doc! Yes, thank you. Nag-guest mo ako dito sa show mo. And magaling kasi si Michelangelo, meron siya i-co-contribute sa bayan natin, kaya gusto natin siya tulungan. Magbigay ng inspiration. Alam ko, dati ka bang muntik ka magpare? Oo po, di ba? Alam nyo naman po na dati po tayong seminarista. Dalawang taon na lang po. Pare na po tayo. Lumbas sa magpare. Dalam biro ko nga, Doc. Napakahirap magpare pag may itsura ka. No? Ang tawag nung kababaang loob. Di ba? Parang salungat ng kababaang loob. Pero, yun nga po, kahit hindi tayo natuloy sa pagpapare, ngayon tayo nasa television bilang inspirational speaker, book author. Gusto natin makaabot. Gaya ng, kaya ko po, idol ko po si Doc Willie, kaya nga, cliname ko na siya na aking long-lost father dahil sa bawat pinapanood ko po na videos ninyo, napaka-natural, napaka-normal na kinakausap mong mabuti yung iyong mga manonood. Napansin ko, mas talagang kung pwede ka na lumabas sa screen, ang lapit ho ng mukha niyo. Lalapit eh, no? Talaga ako na ngayon. Alala ko na sila. Hindi pa nila iniisip, alam ko na. Oo, Doc. Alam ko na ginagawa nila, alam ko kung sumusunod sila. Alam ko kung na-feel nila yung sinasabi ko. Mm-hmm. Alam ko kung nag-tune out sila. Tama. Kasi lahat ng videos ko para sa kanila. Kaya nga ngayon, naisip ko nga sa'yo, since nandito rin ako, maganda yung topic na depression, stress. Mm, tama. Meron akong ginawang survey sa Facebook kung ilan ang nalulungkot. Lumabas, 76%. Out of those who took the survey? No, 2,000 votes eh. 76% ang depressed at malungkot. At malungkot. At marami pa nagko-comment na suicidal. Kasi sabi ko, ano ba nangyayari dito? Dahil sa pera, sa anak, sa pamilya, minsan, sa asawa. Iba naman nakita ko, ang gwapo-gwapo, ang ganda-ganda. Sasabi nila, I don't know what to do with my life. Yeah. Mga ganon. Mm-hmm. Na pagtingnan mo naman yung page nila, mukhang maayos, may pera. Baka ano mapapayo mo, Michelangelo? Unang-una, Doc, no? Napakaganda po nitong pag-uusapan natin ngayon at sa inyo pong mga nanonood ngayon, sana makakuha kayo at makapulot ng inspirasyon. Kasi lahat naman tayo dumaan din sa ganyang pagkakataon. Maaring may iba ang depression, hindi ganun kalalim. May iba sobrang lalim ng depression to the point na naisip mo nang tapusin eh. Easy way out. Diba? May mga nakakausap akong ganyan na na-depress sila dahil sa problema sa pera, pamilya. Pero tama ka, Doc, ha? Minsan hindi yun lang ang pinanggagalingan ng depression. Makikita mo, mayaman, magandang estado sa buhay. Pero ba't sila nakakaramdam ng depression? Ako po siguro, kung ako tatanungin nyo doon, naniniwala po kasi ako na lahat ng ito ay babagsak sa tinatawag nating purpose sa buhay natin. Lahat tayo po, ginawa tayo ng Diyos na meron tayong specific purpose na kailangan nating i-fulfill sa mundong ito. Kaya nga buhay ka po eh. Di ba? Halimbawa, habang nag-uusap po tayo ngayon, habang nanonood kayo, nakikinig kayo, bawat segundo, Doc, may namamatay. Di ba? Sa buong mundo. Pero bakit tayo buhay pa? Kasi meron ka pang purpose. And I think, yun ang una dapat nating tanungin. Nakikita ko pa ba yung purpose sa buhay ko? Hindi nila makita ang purpose. Oh, hindi makita. Yun. Wala nagsasabi sa kanila ng purpose nila. O baka hindi sila religious. Mm-hmm. O parang, sabi nila, parang abstract sa kanila. Pero alam nyo, Doc, mga kaibigan, ang pagtuklas ng purpose. Una, hindi mo naman niya matutuklasan sa iba. Purpose mo yan eh. Mararamdaman mo yan, makikita mo yan sa mga talentong binigay sa inyo ng Diyos, sa mga hilig na kung saan ka bumabaling, sa mga bagay na gusto mo. Pag tiningnan mo ang buhay mo, kailangan lang maging discerning ka. Magkaroon ka ng sapat na panahon para tanungin ang sarili mo, ano ba ang gusto ko? Ano ba sa palagay ko yung dapat kong gawin at maiambag ko sa sarili kong buhay at sa ibang tao? Kasi Doc, pag inisip mo kasi nakukunin mo yung purpose mo sa asawa mo, sa kaibigan mo, you know, people fail us eh. Diba? Minsan nga, imbis na makita mo yung purpose mo, gumugulo pa yung purpose mo. Diba? Kaya sa palagay ko, manggagaling ang purpose sa sarili. Gaano mo kakilala ang sarili mo? I think doon nagsisimula yun eh. Pagka hindi mo nakilala ang sarili mo, inuna mong mahalin ang iba kaysa sa sarili mo, inuna mo ang kakapakanan ng iba, okay naman yun, diba? Pero wag mo rin namang kalimutan na may kapakanan ka, no? Kaya sa mga nanonood po sa atin na dumadaan kayo sa mga ganitong klase ng depression, kasi una, parang hindi nyo nakilala sarili nyo, hindi nyo na alam ang gagawin ninyo, hindi nyo na alam kung saan papunta. Dito na pumapasok yun, kailangan nyo sigurong
makipag-usap sa mapagkakatiwala ang kaibigan na nakakakilala sa iyo for some validation. Paano kung wala silang makausap? Oh, kung wala ka namang makausap. Maganda kung makakausap. Makakausap ka, maswerte ka na kung meron ka makakausap. Marami, wala, lalo na kung mga overseas workers. Okay. Pag ganyan naman po, una, yung iba, dinadaan ito sa pananalangin, di ba? Connection nila sa Diyos. Malaking bagay po yun. Huwag mawawala po yung inyong relasyon sa inyong Diyos at sa inyong sarili at sa inyong kapwa. Siyempre po, mahalaga rin, no, lalo kung kayo OFW, na makahanap ka ng komunidad na masasabi mong masasandalan mo. Kasi ganito lang mo yan eh. Paano ka matutulungan kung hindi ka hihingi ng tulong? Diba, Dok? Paano ko naman malaman na kailangan mo, Dok, ng tulong kung hindi ko naman alam na mayroon kang pangangailangan? So, ang mga depressed, hirap humingi ng hirap tulong. Humingi ng tulong. Kasi hiling nga, nila, wala akong kwenta, unworthy. Inutil ako, unworthy ako. Useless ako, nakakahiya ako. Pag humingi ako ng tulong, nakakahiya sa hinihingi ako. Yes. Kaya nga po, ang isang kaya nga sila depressed. Ang isang challenge po, pag kayo po ay depressed, pag kayo po ay nako tumutunog ang ating telepono, pag kayo po ay yes, nalulungkot po, ang kailangan po ay magkaroon kayo ng sapat na kababaang loob para masabi mo sarili kong kailangan ko ng tulong, no? Kasi minsan yung pananalangin parang hindi na rin sapat eh. Kasi nga hindi mo naririnig namang sumasagot agad ang Diyos. Maliban na lang kung ganun kalalim ang spiritualidad mo. So, ako lagi kong pinapayo pag ikaw ay may problema, I'm sure naman meron kang mahanap diyan na pwedeng makinig sa iyo, or kung wala, you sought professional help, 'di ba? From counselors, or sa mga taong merong kakayahan na maggabay, no? Pero it takes one's humility. Kailangan may kababaang loob ka na, I need help, kailangan ko ito. But at the end of the day, it will begin with the self. Tatanungin mo lagi ang sarili mo. Kasi may iba, baka naman self-inflicted yung depression. Pag tinignan mo, maganda yung buhay nila, okay naman sila. Kaya lang, talagang hindi lang sila contented, lang sila, mareklamo lang talaga sila. Sila yung tipo ng taong kinukumpara nila yung buhay nila sa buhay ng iba. Yan po ang sikreto ng disaster eh. Para magkaroon ka ng depression na mabilis at certified, no? Kaya babalik po ako sa una kong sinabi, ito'y pagkilala sa ating sarili. Kasi may iba, meron naman sila, kumakain 3 beses ang araw, may pera, may magandang karir, pero lagi na lang may kulang. Pag may nakitang konting kulubot sa mukha, parang depressed na sila, pangit na sila. Pagka may nakita silang kaunting problema sa itsura nila, ipapagawa ko agad ito. Pero hindi eh. Ipagawa nyo man yan, ipatuwid nyo man yung mga guhit na yan, ang kapayapaan hindi naman dyan ang gagaling. Manggagaling yan sa sarili mo, manggagaling yan sa biyaya ng Diyos, no? Kaya pag kayo po ay umaabot sa ganitong sitwasyon na nadidepress ka, nalulungkot ka, sana po kung kinakailangan nyo humingi ng tulong, huwag kayo mahiya, humingi kayo ng tulong. Marami namang available dyan eh, ayaw mo lang kunin kasi nga may pride ka eh, natatakot ka na baka kung anong isipin ng iba. Alam nyo po mga kaibigan, sa edad ko to, long lost dad, narealize ko na hindi mo dapat iniintindi ang sinasabi ng ibang tao. Because at the end of the day, what matters most is how God looks at you. Diba? Mahal tayo ng Diyos, mahal ka niya, ano man ang itsura mo, ano man ang kulay mo, kahit nagkasala ka pa, yun ang maganda, the absolute love of God for all of us. So yun pa lang, dun mo na kunin yung anchoring nun. Kasi maiksi lang po ang buhay eh, para intindihin natin lahat ng mga bagay. Ako po, lagi ko sinasabi, malamang narinig nyo to pag nasa TV tayo o sa live public speaking engagements, pag may pinagdadaanan kang problema, dumaan ka lang, huwag kang tumambay. Kasi problema, tinatambayan mo eh, diba? Pag tiningnan mo, kaibigan, yung depression mo or kalungkutan mo, mayroong may ibang tao mas matindi ang kalungkutan sa iyo. Kaya minsan mahalaga yung meron ka nakakausap na pag naisip mo, ah, grabe, mas matindi pala yung pinagdadaanan niya kaysa sa pinagdadaanan ko. Now you learn compassion. Now you learn to understand, no? Now you all the more realize how beautiful your life is. Yung lang nakikinig po kayo sa amin ni Doc, nanonood po kayo ngayon, naghahanap ka ng malaking milagro o nakakapanood ka pa, buhay ka pa. Ibig sabihin, binibigyan ka pa ng pagkakataon. Basta mga kaibigan, naniniwala ako that we were created by God to be happy. At ito lang ang maganda, not just to be happy, but to give happiness to others. No? Ako sa palagay ko, Dok, ikaw, kaya ka minahal ng taong bayan, kasi yung buhay mo hindi na para sa iyo eh, kundi para na sa iba. Kundi para makatulong ka na sa iba. At sa palagay ko, doon naman susukatin yung kahulugan ng pagkatao. Yung mga taong nadidepress, magugulat ka niya, ang bottom line niyan, self-worth eh.
self-worth? How do I look at myself? How do I gauge myself? You don't gauge yourself in terms of monetary perspective. You don't gauge yourself with regards to your career, gano'ng kataas ang posisyon mo sa kumpanya. Pag nagtotalk nga ako sa mga company, sianin mo naman taas-taas ng posisyon mo, ang laki ng sweldo mo, ang dami mo naman inapakan bago ka makarating dyan. Diba? Baliwala rin ho yun. Baliwala rin. So, self-assessment. Self-understanding. Paano ko ba tinitingnan ang sarili ko? Kaya sa mga nanonood po sa atin, sana po, i-share niyo po ito sa mga kaibigan po ninyo na nakakaranas ng ganyan. O hindi man, sa mga pamilya niyo, kaibigan niyo, na para lang mabigyan sila ng kaunting tips na, oo nga, para ako'y makaiwas sa depression. Kasi ito lang po ang sigurado ko dyan, Doc, ha, mga kaibigan. Darating ang panahon na lagi tayong may problema. Di naman nawawala yan eh. Parte yan ng pagiging buhay. Diba? Sabi nga nila, Doc, diba? Parang diba sa medical instruments, diba? Anong tawag, Doc, yung palalaman mo pag buhay pa yung tao, yung gumaganon? ECG. ECG. Diba? Nakita nyo, up and down yun eh. Sabi, buhay ka pa. Ganon din ang buhay eh. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. O gusto nyo ba yung flat? Pag flat, wala na yun. Diba? Wala na. Kaya kita nyo, ganon ang buhay eh. Life is a series of ups and downs. Ups and downs. Pag ganon po, isa lang totoo, buhay pa kayo. So, okay lang po yun. Maging happy tayo doon, no? So, abangan nyo po, ha, sa mga susunod na vlog mo. Vlog, oo. So, abangan nyo po. So, pwede silang magtanong sa'yo. Pwede po. Yes, alam nyo, Doc. Tsaka yung mga future topics. Ito nga, iimbitahin ko nga rin, eh. Hingihiling ako sa aking long-lost dad na meron kaming ganitong pagkakataon na yes, pwede kayong magtanong sa ating po mga followers dito, sa mga nakasubscribe sa atin sa YouTube channel tungkol sa kalusugan, tungkol sa inspirasyon, at susubukan po naming sagutin mula po sa inyo mismo. No? Thank you very kaya much, Doc, no? Ako, Doc, ang dapat magpasalamat po sa inyo. At maraming salamat po sa ating mga taga-panood at taga-pakinig ngayon. At sana po yung nakakuha kayo ng mumunting inspirasyon, mumunting tips na magpapaalala sa inyo na masarap maging buhay. So, remain happy and blessed. God bless you. Okay, God bless you. See you.